Magandang umaga mga kaibigan. Lasang hangin. Tumutunog-tunog pa yung wind noise na naririnig ko. By the way, gagawa ako ng video kung ano ang ginagawa kong technique. Budget meal lang siya, hindi ka gagastos ng mahal. At ang kailangan lang natin pera pambili, syempre. hindi mo naman maubos ang 500 para makagawa ka ng kuan, isang content na maganda yung audio. At pinakamahalaga sa lahat, may special akong application na ginagamit, na which is inaalis niya yung noise reduction at fini-filter na rin niya yung mga wind noise. Kaya sa video na ito makakatipid kayo. Hindi tayo magaanong nakakapag-content mga kaibigan kasi sobrang busy. Gayun pa man, kailangan natin mag-upload. Baka namimiss nyo na ako. Kasi may mga nagchat-chat na kaibigan. Uy, bakit di ka na nag-upload? Sayang naman. So yan mga kaibigan, abangan nyo yung kit ni MotoFriend na kwan lang. Sobrang murang mura, budget niya. So enjoy nyo yung video panoorin. At pati yung file na special. Pero exclusive lang for Android po ah. 99.9% ng Android phone gagana po yun. So bye bye. Meanwhile. A few moments later. So, ayan, hello mga kaibigan. Ito yung sinasabi kong technique ko bakit malinaw at malinis yung audio natin. Pasok naman siya sa sabihin mong 98% to 99%. At ngayon, papakita ko sa inyo paano gumawa ng mic at pagkatapos nito ipapakita ko sa inyo yung ginagamit kong magic para ma-filter niya agad yung noise at pagka nag-edit tayo ng video, pag nilagay natin siya malinis at hindi gaanong garagal, talagang maintindihan natin at hindi na natin kailangang bumili nung kalimutan ko tawag doon mga kaibigan yung pang filter ng noise. Ako H1N yata yan. Tama kayo, tama kayo, ako naman eh.
search natin ha. Pakita ko sa inyo yan. Pero papakita ko sa inyo is magdi-DIY tayo kung paano makatipid. Hindi na natin kailangan maubos yung libo-libo para lang maganda yung kalabasan ng audio natin. Bali ito, hindi ko pa naubos ang 500 dito. So ito, itong hawak ko ngayon is pinagluma ang headset to. May mic siya. Yeah. At ito spare ng ruler na pangpintura. Kun lang siya 7850. Yeah. At ito pandikit. Pero Bulldog ang kuan kasi talagang brand na prefer ko, pero pwede naman tayong gumamit ng ordinary. So ito, kabili tayo nito mga 150 ganyan pag wala tayong extra. So umpisa na natin. Ito na yan, babalatan natin siya, tatanggalin natin. Mas mainam kung may blade cutter tayo, pero hindi ko na iuwi pala, kala ko na ilagay ko sa bag. Medyo mahirap siyang alisin. Ayun. Yeah. Ayan, alis na siya. Alis na. So, para hindi tayo mahirapan. Pilitin natin siyang napunit. Para pagka napunit na natin siya, ihilain mo na lang siya. Tapos may inam kung may blade cutter, gagano mo na lang siya dito. Mamaya makikita nyo bakit gumamit tayo ng mighty band o pandikit Bulldog. At mamaya magtatahi tayo, hindi lang babae ang marunong magtahi. Nabili ko pa nga pala ito sa DIY, pero pwede tayong makabili nito sa mga nagtitinda ng pintura, pwede kaya sa nagtitinda ng pambahay na gamit. Construction supply meron din to, huwag lang sa pharmacy. Gunggong, marinig kita sa mukha eh. Igup muna tayo ng lemon juice.
Mahirap siya alisin, pero tiyagaan lang. Mga ibang ganito, madali naman siya maalis. Alis ko na siya. So, gagawin natin ngayon. Ididikit natin siya. Gamit yung multi band. Ganyan. Didikit natin siya. Dito. Bakit kailangan natin idikit? Kasi kapag nilagay mo lang yan, tapos tinahi mo, may tendency mahugot siya. Wow! Kaya pagka nilagyan natin ng dikit, iwasan natin matakpan yung butas ng mic. Dito natin siya lalagyan ng pandikit. Then, lalagyan natin yan. So, pumaan muna natin. Tuloy natin yung extra. Pandikit natin. Butas. So yan, lagyan mo natin. Huwag natin lagyan yung butas, ha. Quick dry lang naman ito, mabilis yung matuyo. Ito nasa ano ba to? 84 50. So hindi pa natin naabot yung 200 sa itong ginamit natin extra na ruler na spare. Ben. Ayan. Ayan, no? Yung butas hindi ko nilagyan. Didikit na natin siya. Ayan. Patuyo. Kulang pa yata, kaya dagdagan natin. Kunti lang kasi nilagay ko. Tinitipid. Huwag ka na lang akwiran, ha? So, yung mic is dapa natin ganun. Yan. Ma 20 to 30 seconds para kapit na kapit. What? Sigurado dumikit na yan. So, ngayon naman ay fo-fold natin siyang gano'n.
Ngayon naman, magtatahi tayo. May karayom dito tsaka sinulid. Puti ang gamitin natin. Kasi puti yung kuwan natin. Ayun. Spare pa pala ako dito. Ayos to. Damn! Damn! Pagkatapos natin gawin ito, ipapakita ko sa inyo yung software na ginagamit ko. Compatible po ito sa Android lang, gaya ng sabi ko. At halos lahat ng Android phone is supported. Kaya wala tayong dapat pagbahala. Wow! At ituturo ko rin sa inyo yung basic paano siya, paano ka mag-edit. Marami kasing nagbablog ngayon na problemado sa audio, kaya ito na yung isa sa mga sagot na pinakaantay nyo. Ibabahagi ko sa inyo. Tapos kung tahiin ito, ipapatong pa natin itong extra. Papakita ko rin sa inyo yung actual na road test. One eternity later. Ganda, oh. Ngayon, papatungan pa natin ng isa. Ganyan. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-like at comment. At pwede niyo rin itong ibahagi sa iba pang vlogger na nangangailangan ng trick na ito. Mas lalo na sa mga aspiring tulad ko. Gusto kong makatulong sa inyo. Ayan. Hindi ko na tuloy pinakita. Tinatahi ko na siya. Ayan. Successful. Meanwhile, so ito, papakita ko naman sa inyo itong helmet ko, kung paano ko nilalagay ito. So pwede nyong alisin ito. Ayan. At binutasan ko siya dito. Huwag gaanong malaki yung butas natin. At
binutasan ko siya, binawasan ko rin ng foam. Kaya isisiksik mo na lang siyang ganun. O, diba? Hindi naman siya basta maalis. Kailangan iganong malaki yung butas. For the purpose na aalisin mo siya pwede. At pag ikaw ay nagre-record na hindi nakasot yung helmet mo, pwede mo alisin. And then, kwan siya. Parang ganito. Ayan, inisa ako. Wala na, nasa baba na. Ayan, lagay natin. Kaya, tara. Testing na natin. Pagkatapos ng testing, papakita ko na sa inyo. At yung download link nito, is tignan nyo sa video natin yung download link niya. Hindi ko po siya ilalagay sa description, the reason na hindi siya kumbaga hindi siya easy access na i-download lang agad ng hindi nanonood, kasi useless naman yung video natin at saka effort natin kung download link lang ang habol natin. So bilang kayo na nanonood, bilang hindi naman tayo naniningil, no, bilang kabayaran sa effort natin at alam kong nakatulong naman ito sa inyo, is pindutin nyo na lamang po ang sigaw na ako na sigaw eh. Twelve seconds later. Buksan ko muna yung aking visor at nagmamoist. Oops. Naiwan daw yung cellphone, balikan natin. Tayin natin si Mrs. mga kaibigan. Ano, okay ba yung audio natin? Bali ito, nire-record ko siya na kuan, no? Na naka-record gamit yung Magic. Mas maganda tong Brave 7 LE. Mas maganda yung kuha niya kaysa dito sa B50 Pro na akaso. Check natin mga kaibigan dun sa highway. Yung unang pinakita kong video kanina, yun ang lakas ng hangin nung time na yun, kasi katatapos lang ng bagyo. Pare. Good morning, pare. Mabibrate tong Motowolf na action cam na bracket ah. Lagyan yata natin ang tali dito. Oh, bagyo. Sara ko na yung visor natin. Di na tayo nakakapaglinis ng helmet. Ayan, lakas ng tunog. Sabi niya, oh. Lakas ng whistle ng hangin.
tingin ko mga kaibigan, okay naman. Diyan tayo maka-overtake. Mabigat yung dala natin. So 25 kilos yung dala natin eh. Mabigat. Desimisis. Ang ko, 72 yata. MIUI 125. What? 50. Hindi ka naman makapagpatakbo ng mabilis dito sa road na ito dahil ang ko, umaalon-alon yung pagkakasimento. So ayan, headphone, Mighty Van, at saka kalimutan ko kasi pangalan nun. Ano ba yan? Yung ruler na pangpintura. Yun na lang ang ipangalan natin. Umuwi ka na? Mas preferred ko rin sa inyo mga kaibigan na excuse me po, na kapag ka nagre-record ka, mas okay kung close yung helmet. Ay, yung helmet. Close yung lens. Hindi na to experiment mga kaibigan kasi nasubukan ko na, kaya hindi natin siya i-consider na as experiment. So mga nag-aabang pala ng logo natin, niluluto pa lang po. At huwag kayo mag-alala, papagawa tayo ng quality na stickers. At bibigyan ko lahat ng sumusuporta at naniniwala sa atin. Hangin, ang linis ng kalsada. Sabi pa ng hangin. Beep beep, tropa. Si Jericho yata yun. Jericho Rosales. Ayan mga kaibigan, patuloy nyo lang panoorin mga kaibigan kung may mapansin kayong disqualified sa audio natin. Disqualified na boses. O kung may marinig kayong artistahin na boses. What? Bakit ganun yung camera ko? Nag-moist na yata. Madalang kasi magamit eh.
sabi na eh, mag-upload ka para naman umingit yung baterya at action cam mo. Uy, convoy. Convoy errand. Kamot ilong. Itong ginawa nating mic, pwede nyo rin siyang pang outdoor, hindi lang sa helmet ginagamit. Pwede nyo rin siyang gamitin sa kwan. Sa tabi ng dagat. Kasama mo si jowa. Pahangin, ganun. Pero sa mga walang jowa, sa ilog ka na lang. Joke lang. So yan mga kaibigan, na testing na natin. Panoorin nyo yung video natin na susunod. May dudugtong ko rito para paano ka mag-edit. Nakong haba ng pila ng ano yan, RFID application. Haba oh. Ang ko, athletic ball yata yan. Hanggang sa athletic ball. Haba ng pila. Mas mainam siguro kung kwan. Kung magbaon kayo ng nung pagkain nyo kasi mahaba yung pila. Dito na tayo. Park mode. Later. Dito na yung finished product natin mga kaibigan. Yan. Yan. So, tuturuan ko na kayo paano ang paggawa ng audio. Taksa ko na. Yan. Sige. Norin nyo na lang mga kaibigan. A few inches later. So yan, hello mga kaibigan. Papakita ko sa inyo kung paano gamitin yung pinangre-record kong software. At ipapakita ko rin sa inyo. I-example ko kung paano siya ilagay sa videos ng vlog nyo. Bali, mag-generate tayo ng stereo at MP3 file na siya. At kahit anong editor ang gamitin mo, Adobe Premiere, Filmora Go,
at kung ano-ano pang editor ng video, kung ano man ang gamit mo, isa pwede mong gamitin kasi MP3 file naman siya. So, tara. So, buksan ko na yung software natin. At ang download link nito is check niyo po sa screen ninyo. At pakigaya na lamang po. Pakipost na lang po yung video pag nakita niyo po yung link. At pakimanual type na lang po sa browser niyo. So, tara. So, yan. Ito siya. And then, check natin tong settings. Settings. Recording setup. Audio encoding. Tap natin. Palitan natin ng MP3. Pwede naman ding WAV. High quality yung kuwan niya. Yung recording niya. Pwede nyo rin siyang ipatong sa video. Pero mas prefer ko MP3 para less hassle. MP3 tayo. Okay. Sample rate. Default tayo. Bitrate. Preferred ko na sa 320 tayo. Ito 320. 320. 2.4 MB per minutes. The best quality. Channel. Palitan na natin ng stereo. Okay, okay lang natin yun. Recording gain. Ito yung pinaka-importante sa recording setup natin. So, tap natin. Ayan. Sabi niya, recording volume. Here you can change the volume of the recording. 0 dB is the default value. And positive 1 means allow the volume of the recording. So, kapag punta ka sa plus 20 dB, mas malakas yung pickup niya ng recording at napipickup niya yung mga noise, lahat ng sounds. Wind noise. Kaya dapat dito tayo sa negative 20 dB. Yan. Sa negative 20, mahina yung recording mo, yung pickup niya, mahina. Pero, ang purpose nun is hindi niya napipickup yung wind noise. May, ang tawag doon, noise reduction siya. Okay. Balik tayo, tingin natin sa iba. Check natin yung mga settings natin. Playback. Use native player. Forward step. Okay. General. Show notifications. Abort recording. So, default. Ayan. Use date as title. Ito, mas preferred ko to kasi para makita natin yung file natin, anong kwan siya. Time and date. So, checkan natin. So, use 24 hours format. No. Ito is month, day, year. Okay. So, yung recording folder natin, default, is internal memory. Audio. Yan, sa internal memory. So, back. Susubukan kong mag-record. Tatap ko na siya.
So parang kun na rin to. Clue na rin siya. Bahal ko lang kung paano siya nilalagay sa ating mga kahit ano pang gamit nating ayan, bibigyan lang natin pro mag-download na basic na pang-editing ng video dito sa phone. Naiwan ko kasi yung laptop ko sa shop. Kaya dito na lang tayo. Ayan. Siguro power director na lang. Ayun. Install natin. Bilis lang yan. Tap. Open. Ayun. May isang allow. Close. Back. Tapos, punta muna tayo sa settings saglit. Show touch. Asan ka na? Show touch. May show tops. Ayan. Show touch kasi sa iba. Ayun. Meron na. Ay naku, nabak ko na naman. So, new project tayo. 16:9. Ayan. Mag-add tayo ng kung anong gusto nating video. Itong sayo na lang. Kunwari lang naman eh. Ayan. Pili lang tayo kung alin. Plus. Para ma-add siya dun. Add siya dito. So may audio yung nilagay nating video. Kaya ang gagawin natin dyan is click natin siya. Kahit ano man yung editor na gamit nyo. Ayan. Pindutin ko lang tong lapis. Ayan. And then, volume. Pwede mo ibaba. Pero para mabilis, itong mute na lang. Ayan. So, pag plinay mo yan, wala na siyang audio. Yun naman, pupunta tayo dito. So, may logo ng video at music. Punta tayo dito sa music na logo. Ayan. So, yung gamit nating software is wala yung folder niya dito. Hindi nagpapakita. Sa saving directory. Ito yung voice recorder. Pero hindi siya nag-save dyan kasi yan yung settings ng default apps ko. Kaya balik tayo muna ng file manager. Para sa iba lang ha. Just in case mangyari to sa inyo. And my files.
internal storage to. Tapos ito yung record natin kanina, iMove. Copy lang natin para may backup pa rin tayo. Copy. Voice recorder. So mga kaibigan, kapag ka hindi nyo mahanap yung ni-record nyo dito, sa punta lang kayo dun sa may internal storage, check nyo saan yung directory nung ni-record nyo, and then i-copy nyo sa voice recorder na folder. Ito meron na ako dito, and voice recorder. Click add ka lang. Ayan. Dapat dun sa una. Ayan. So, ganyan lang yung mangyayari para ka lang maglalagay ng MP3. No? So, ito na yun. Medyo mahaba na yung video natin, kaya tapusin na natin. So, ito na yun. Alam nyo na ang gagawin nyo at isi-save nyo na yan. Kaya, good luck sa lahat ng nanood nito, at alam ko nakatipid kayo, at kailangan malaman ito ng bawat isa, lalo na sa mga aspiring kagaya ko. Nakatipid na tayo, so yun lang ang kailangan natin: may tiban, headset na may microphone ng mobile phone o kung ano man yan, basta compatible yung jack niya. And then yung cotton ng ruler na pangpintura. So bye-bye mga kaibigan, hanggang sa susunod nating videos ulit. So pagpili ninyo yan, umaandar na yung video, then yung boses nyo, tapat nyo lang kung saan kayo nag-umpisa. Alam kong alam nyo naman ng i-timing yan. So, bye-bye.